Makaibigan, nandito tayo ngayon sa opisina ng DPMO or Peace and Order Department, ano, at nandito rin nga si Mayor Vico Soto para bisitahin itong bloodletting na programa ni Mr. Bolta de Los Santos dito sa lugar na ito. At dito ay yun ng bloodletting na programa. Ito yung mga nagdo-donate ng dugo, itong mga taga Peace and Order Department, itong PPMO, Bantay-Pasig Division, at mga iba't iba pang departamento dito sa Peace and Order Department. So andito nga si Mayor Vico Soto ngayon at kinakausap pa nga ilan sa mga namamahala dito sa Peace and Order Department. Kaya makikita na rin natin dito talaga naman natutuwa itong mga taga Bantay Pasig Division na nagpapapicture na kay Mayor Vico Soto. Ayan. 75 registered, 40 successful. As of total, successful na 40. 40. Talaga naman na napakasipag nitong mayor ng malusog ng Pasig nito na si Mayor Vico Soto. Talaga naman na kahit umuulan na mga kaibigan ay pumunta dito sa programa nitong Donate Blood and Save Lives dito sa Ibar, ano, dito sa kusina ng Peace and Order Department sa pangunguna nga ni Mr. Bolta de Los Santos ay naisagawa itong programa na ito na 150 na mga magdodonate dito sa programang ito, magdodonate ng dugo. Ayan, mga kaibigan, talaga naman dami pa rin nagpapapicture dito, no? Sila nga yung mga nagpapapicture dito na talagang nga nag-aasikaso o nagdo-donate ng dugo. Meron din dito yun, mga Bantay Pasig Division, PPMO Action Line. Yan, sila yun. Okay, at ito, sundan natin si Mayor Vico Soto kung saan siya pupunta ngayon. So, ayan, papanig ngayon dito sa building nitong opisina ng Peace and Order si Mayor Vico Soto kasama si Mr. Bolta de Los Santos. Nagparin po tayo dito sa Maytang Santo Tomas Pasig City dito sa Maytoro City upang magsagawa ng nag-donation of blood drive activity po ngayon ng mga kasama po ngayon si Mayor Vico Soto at Mr. Bolta de Los Santos. Ilalakad po namin. Sige, ingat po ngayon. Ito, mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa Toro Office, Tricycle Operation and Regulatory Office na pinuntahan na ni Mayor Vico Soto. Itong masina na ito at hindi pa natin na alam kung ano ang gagawin niya dito. Ito, pakinggan natin mamaya ang sasabihin niya. Pakisabi, kinakamusta ko siya. Ayan, magandang umaga po sa ating members, mga kapag-umasi. Ma-share na lang po natin.
Pasig. Maraming salamat. Okay, once again, para officially i-announce na kayo ay mga legal na mag-isado, no? Actually, pang ilang batch na kayo? Pang 10th batch na to, no? Mayor, palapakan natin si Mayor Dino Santo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay na po. Mabilis naman po yung processing. Yes, sir. Hindi mabilis. Hindi, alam nyo, mula 2019, ang ginawa po natin ay nag-ayos tayo ng lokal na pamahalaan. Nilinis natin ang kailangan ng linisin, inayos natin ang mga sistema ang kailangan ayusin, at unti-unti nakikita natin na nabubunga na yung mga effort natin. Halimbawa na lang po itong toro. Diba? Nung simula, marami po sa inyo, may mga nire-reklamo po sa akin, may mga hinahin po kayo, at ako, pinakinggan ko kung ano yung mga sinasabi ng mga tricycle driver natin, ng mga tricycle operator natin. Marami tayong nakita na okay naman, pero marami din tayong nakita na kailangan ayusin, kailangan baguhin. Kaya, nag-alis po tayo. Nakahanap ako ng isang matibay na OIC natin. Tapos yung mga staff, kinausap din natin at nakita natin na noong unang mga buwan, talagang malaking pinagbago, ano? Hindi lang sa panghuhuli, ganyan, pero yung sistema mismo. At nakita po natin, ang isa sa mga, at narinig natin, ang isa sa nireklamo nun ay yung mga invalid at kulurong natin ng mga tricycle na napakatagal ng bumabiyahe, pero walang balidong prangkisa. Marami po sa mga kulurong na umiikot sa Pasig, higit 10 taon na silang bumabiyahe. At dati, ayaw buksan yung prangkisa, nagkakaroon tuloy ng korupsyon. Nagkakaroon ng lagayan, nagkakaroon ng kotongan. At nagkaroon pa nga nung invalid na meron ba sa inyo na biktima nung invalid? Meron ba ito? Wala naman siguro. Ay, meron, may isa. Hindi ko na, ano, baka tutukan pa ng camera. Eh. Okay na po yun. Pero alam niyo po yun. Eh, hindi lang yata 100,000 yun. Eh, no? 200,000 yata yung iba. Na, kung totoo si scam talaga yun. Diba? Scam talaga. Wala nang ibang mas maganda pang salita. Yun naman talaga yun. Scam, panluloko. Ang nangyayari doon. Ngayon, inaayos natin magkano ang pinaka-total po kayo 450. All in na yun. 420 plus 450. All in na po yun. So, mula sa dati, nagbabayad ang isang operator ng 100 plus 1,000 illegal pa. Ngayon, inaayos natin, ginawa natin legal, 450. Ayos na po. Tapos 5 minutes lang. Ay, hindi naman 5 minutes. Hindi naman 5 minutes. Medyo mahaba dahil na ngayon. Inayos natin yung project. Kasi yan po yung ginagawa natin. At hindi lang natin ginawa yan sa Toro. Ginawa natin yan sa maraming opisina sa loob ng City Hall. Yung mga racket, sindikato, binuwag po natin. Nag-release po tayo. At magmitiwala po ako. At nakikita na yung iba nararamdaman na natin eh. Pero may mga iba, habang tumatagal, mas mararamdaman pa natin yung mga epekto ng paglilinis natin ng pamahalaan. Kaya sana ay tayo po bilang maghahawak na ng lehitimo at legal na prangkisa, mihikayat po kayo na maging responsable bilang mga operator, bilang mga miyembro ng TODA, bilang mga tricycle driver. Maging responsable po tayo. Ito po ay pribilehyo na binibigay sa atin ng pamahalaan. Kaya gamitin natin ng maayos, pag nasa daan ng mga unit natin, sumunod tayo sa batas, at maging mabuting membro din tayo ng ating mga samahan o ng ating mga TODA. Kaya sa inyo po, at sa lahat pa po ng ibang hindi natin makasama ngayon, o baka sa ibang araw, kukuha ng kanilang prakisa, salamat sa inyo at congratulations! Kasi yung iba, yung professor pa, kailangan yung nais pa po yung OIC. Pero okay na po yung once na pumalik sa libi.
pero ako, may pinili ko na dito. Yung mga yung ginagawa nila ngayon, para po mas na... Nakakotch po kami ng mali. Kung babayad sila. Tapos, pero mag-check na natin kami ang tama nila. Kasi may resistance. Kaya medyo rin tatagal. Salamat sa inyo. Tayo nga ang mga kaibigan, nahiya. Nakapagsalita si Mayor Vito Soto dito at napakinggan nga natin ano. At nandito nga itong mga tricycle operator na nakausap niya patungkol dun sa rehistro ng city ng mga tricycle. Ready na tayo. Maayos naman lahat, ano? Yan mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa mismong opisina, sa loob nitong opisina ng Toro. Bilis daw ng mga madali daw yung project. Oh, pagka-renewal, 30 minutes to 1 hour na rin. Ito, kaya-kaya na naman yun. Thank you sa inyong lahat. Sarah. Nakapagpaalam na si Walda sa inyo. Kaya ako matutuwa. And then, tears of joy yun. Sige. Pero, baka hindi nyo ba, kayo lang, silip lang na rin. Ito yung muling opisina. Oo nga. Inayos ko rin. Iyok ko lang kayo. Inayos ko rin. At ito ngayon na opisina ni Mr. Volta de los Santos. Ito nga opisina niya. Nag-usap na lang sila doon sa opisina nila. Si Mr. Volta de los Santos at si Mayor Vico Soto. At confidential yan. Hindi natin pwedeng mabidyohan yan. At nakakahiya naman kung papasok pa tayo doon. So ito yun mga empleyado ng mga dito sa Toro. Na sila nga yung mga nag-aayos sa mga dokumento rito. Yung mga nagpaparehistro ng mga bago. Ayan. Kaibigan, ito ngayon mga nandito ngayon, natatanungin natin kung ano yung mga ginagawa nila dito. Oh, sir, pwede bang malaman kung ano ginagawa nyo ngayon dito? Kailangan pa ako ng franchise po, sir. Paano? Nagpaparehistro kayo? Nagre-renew po? Paano po? Ulit? Hindi, nagbabayad po ng bagong new franchise. Ah, nagbabago kayo ng bagong new franchise. Ganun po, okay. Ayan nga si tatay, ano, si kuya. Na nagbabayad pala ng bagong new franchise dito sa Toro Office sa tricycle niya. So, kamusta naman po ang biyahe niyo? Nakatuma na siya. Makatuma. So, sobrang tuma po talaga gawa ng panahon natin ngayon po ay pag-ibig. Oo. Sa ano po ba biyahe niyo? Saan po ba kayo po may biyahe? Sa Kapatigan po, Partoda po. Okay. So, kamusta naman po ang pamamalakad ng Toro Office? Maganda naman. Maganda ang pamamalakad po nila ngayon. So, ganun. Meron po ba kayong mga natatanggap ng mga benepisyo? Ganun. Kasi ngayon po, wala pa po sa kasi bago pa lang po akong nakakuha ng binigay nila ng mga franchise po. Totoo po ba yung nabalita na talagang noon araw ay meron mga pag kumuha ka ng ano ba yun, prangkisa ba, no? Ay talagang mahal. Meron na 200, mga gano'n, 200,000, mga gano'n. Ayun dati po. Opo. Hindi ko lang po, ayun po ang balita-balita. Mm-hmm. Mahirap naman po kasi nakikialam po tayo na wala naman. Oo. Ano raw. Mm-hmm. Okay, so ngayon, magkano po ba ang bagong prangkisa? Bali po, binayaran lang po namin dito for 50 lang po. 450? Okay. Bago lang, ano? Okay. Okay, maraming salamat sa iyo, sir. Okay. So, ito nga yung mga kumukuha ngayon ng mga bagong prangkisa dito sa opisina ng Toro Tricycle Operation and Regulatory Office, ano? Dito sa opisina na ito. Ayan, sila nga yan. Estranyero.
Ma'am, kamusta po? Ano po yun na nilalakad nyo ngayon dito sa opisina ng Toro? Prangkisa ng mister ko. Ano po yun? Kumuha kayo ng bagong prangkisa? Ganun. Magkano po ngayon ang nakuha nyo sa prangkisa? Hindi ko po alam kung magkano po ang babayaran ko ngayon. Pero may idea na po ba kayo? Ganun. Kasi last year po, kasama ko po asawa ko eh. Oo. Ngayon ako po naglakad, kaya gusto ko lang kung magkano po babayaran ko. Ayan yung bagong prangkisa na 450 yata ang sabi, no? Tama ba? Ayan. May idea kayo. Okay. At ano po masasabi nyo ngayon sa pamamalakad ng Toro? Mayroon ba kayong alam? Ano? Okay ba o hindi? Ayos naman. Mabilis naman ba yung pagpunta nyo rito? Pagpila nyo? Opo, mabilis naman. Okay, maraming salamat sa iyo, ma'am. Isa sa mga operator po ba kayo? Ng asawa ko po. Ayun, asawa mo ang operator ng tricycle. Meron ba kayong ilang tricycle, ma'am? Pwede hindi bang malaman? Po. Ano lang po yun? Isa lang po yun, sarili po. Ganun po. Okay. Okay ba, maraming salamat po. Mag-ingat ko kayo palagi. Okay, ito nga yung mga ilan na sa mga nandito na nagpaparehistro o kumukuha ng panibagong mga prangkisa dito sa opisina ng Toro. Bosa, Martinan! Ito nga yung Bosa! Dito sa opisina ng Toro at maraming salamat sa mga nanonood dito sa Pasangos. Pasig News Update.